Hindi man direktang tinumbok ng bagyong kabayan ng Metro Manila, ilang lugar pa rin ang binaha. Agad namang nagkansela ng klase kanina. May report si Dano Tingkungko. Sa Mandaluyong, hanggang bewang na baha ang gumising sa mga residente sa ilang lugar. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, hindi raw agad nabuksan ang pump sa Maysilo na makatutulong sana sa mabilis na paghupa ng tubig. May ongoing project daw kasi ang ahensya sa lugar. Umapaw rin ang isang creek kaya naglutangan ang mga basura. Sobra sir, grabe yung epekto namin dito sa baha. Kita mo naman, pag dumaan kami dito, nagtatrasikil kami. Langoy talaga ito, yung trasikil. Sa tubig, hanggat sa may makina. Hirap talaga. Sa kabila nito, may ilan pa rin nagpapasalamat dahil kahit papano, meron silang pagkakakitaan. Sa Roas Boulevard, gumambalang sa kalsada ang isang nabuwal na puno dahil sa malakas na hangin. Malamang nasaktan sa insidente. Pero ang mga nakapila sa US Embassy, hindi natinag ng malakas na ulan. Sa Camanava area, ilang lugar din ang pinarwisyo ng hanggang tuhod na baha. Samantala, mahigpit naman binantayan ang Marikina River. Umabot sa 15 meters ang level nito mag-aalas 8 kaninang umaga kaya nag-first alarm ang Marikina City Disaster Risk Reduction Office. Hindi naman ito umabot sa critical level kaya wala namang pinalikas. Dano Tingkungko, GMA News.